Na ang ating si Brim. Ayun. Wow! Yun mga kapsa, luto na rin ang ating wow naman tilapia. Wow. Ay, indo, wow. Ihaw. Uy. Kain na guys. Ayay, mapapalamin naman tayo ng kain ito. Ayay. Welcome to my vlog. This is Hernan Fernandez TV. Sa kalabasa. Ano kalabasa natin? Hello mga kakabsat, magandang araw po sa inyong lahat. Dio po natin ngayon, kaya mag-iihaw po tayo ngayon ng sibrim at tilapia. So ito po ang ating dalawang pirasong sibrim. Kabibili ko lang po yan sa market. At ito naman po yung dalawang pirasong matatabang tilapia. Tingnan nyo guys, so gustong gusto ko wow! yung tiyan ng tilapia. Ayay! At syempre ito ang ating mga ricado. Wow, meron naman tayong sibuyas, wow! bawang, wow! kamatis, at syempre ang isang nagpapasarap sa ating inihaw, ang lemongrass o tamis. Yan. Wala na pong dahon yan kasi binilay lang po natin yan sa market. At syempre po, para may pangpalasa po tayo, meron po tayong salt, crushed ground black pepper, pepper powder. So yan po yung ating mga ricado. So mga kakabsat, mabubusog na naman po tayo ngayon nito. So halina kayo, samahan wow! niyo ako sa pag-prepare at pag-ihaw ng ating inihaw na sibrim at tilapia. So mga kakabsat, ilalagay na natin yung mga ricado sa katawan ng isda, sa loob ito. Nilinisan ko na po siya, tinanggal ko yung bituka, hasang, at syempre ito, binutasan ko dito sa likod niya para din natin ilalagay yung mga ricado. So, ito guys, ipakita ko sa inyo kung paano ko i-prepare ang ating ihawin na isda. Una, lagay natin muna ng asin. Rub lang natin. Rub lang natin siya. Pepper powder. Hirap lang natin yung asin at saka pepper powder na ilagay natin.
Tapos ilagay na natin dito ang bawang. Sibuyas. Tapos kamatis. Ayan. Pasok lang natin doon sa loob ng isda. Ayan. At siyempre, panglat. Ayan yung panglat din natin para hindi mahulog yung mga ilagay natin ng mga ricado. So, ayan. Okay na po yan. So, ilagay natin yan. Ayan. Tapos, ito lang ang pangalawa. Kakabsat, magsimula na po tayo mag-ihaw. Indoor ihaw muna tayo. Ito muna ang gagamitin natin ngayon. Indoor na ihawan, electric. Kasi po, napakainit po sa labas ngayon dito sa UAE. Alam po napakainit po sa Pilipinas, pero times 2 po yung init dito sa UAE. Kaya, kanina kami, nag-uusap kami ni Mrs. Parang gusto namin mag-ihaw. Mag-ulam ba ng ihaw na isda? Kaya sabi ko naman, napakainit pa sa labas. So, mayroon lang kaming electric na ihawan. So, ito muna ang ating gagamitin. So, ito yung ating gagamitin mga kapsat. Pinaiinit ko muna yung ating ihawan para paglagay natin ng isda, hindi siya didikit. Kasi nga, itong isda, mga kakapsat, ay pinalinis ko na ito, tinanggalan ng kaliskis. Kaya, mas okay po kung painitin muna natin itong lutoan na electric na ihawan natin para paglagay natin po ay hindi po siya didikit. Yan. Pero maglagay din po tayo ng konting mantika. Pero malapit na po ang taglamig mga kakabsat dito sa UAE. Ngayong katapusan po ng buwan na to, magsisimula na po yung taglamig. Gamit tayo ng brass para mahalo yung mantika. Yan. Para hindi dikit yung isda. Kasi nga, tinanggalan na natin ng kaliskis. Yun. Mainit na po yung electric na ihawan natin. Lagay na po natin dito yung unahin natin lutuin yung sea bream. Ayay. Wow! Itong sibling po, sa hindi po nakatikim dito, nito na isda. Para po itong, mas masarap po siya kontra sa bangus para sa akin. Kasi yung bangus po yung paborito ko na isda sa atin na palagi kong iniihaw. Pero itong sibling po, same lang po yung mas masarap po ito kontra sa bangus. Yeah! Wow! Yan na guys! Wow so, naman! Wow! Dahan lang ang apoy ng wow. Ating lutuan. Tapos tatakpan lang natin ito. Pagkatapos ng 10 minuto, babalik na rin po natin. Yan. Ilalaki lang natin yan. Yun. 2,000 years later. I-check natin mga kapsat kung pili na pambalik pa rin yung ating si Green. Yun. Nagmamagkita na po siya. Okay. Yan. Balik pa rin lang po natin. Dahan-dahan lang po yung pagbalik pa nito para hindi po siya madurog. Yun. Ay, madali lang po ang pagluto nito.
Kasi electric po yung gamit natin. Ay. Sakto lang po, hindi po siya naduro. Napaparami na naman tayo ng kain ito. Takpan lang natin. Hintayin hanggang maluto yung kabilang side. Ay, dito na ang ating sibrim. Ay, ay. Wow! Ito na mga kapsat, tinanggal ko na yung sibrim na ating niluto. Ayan. So, isunod na natin yung tilapia. So, simple procedure lang din po. Dahan-dahan po yung apoy. Takpan lang po natin. Check natin mga kakapsat kung kumusta na yung ating inihaw na tilapia. Yun! Nag-umpisa na po siyang magmantika. So, maya-maya, baliktarin po natin yan. Huh? 2,000 years later. Check natin mga kapsat. Wow naman! Pili natin wow! Pabalikarin. Wow! Thousand years later. Yun mga kapsa, luto na rin ang ating inihaw na tilapia. Ay ay, indoor wow! Ihaw. Uy. Kainan na guys. Ay ay, mapapalami naman tayo ng kain ito. Ay ay. So mga kapsa, ano pang hinihintay natin? Luto na, luto na po ito. Ayan. So ilagay na lang, isabay na po natin dito yung niluto natin na tilapia at yan po yung sibrim natin. Yan. So mga kapsat, luto na po ang ating inihaw na isda, sibrim at saka tilapia. So indoor barbecue muna tayo mga kapsat kasi sinabi ko kanina, mainit po sa labas, napakainit. Kaya dito muna tayo magluto ng barbecue or inihaw na isda sa loob ng bahay. So salamat po sa inyong panunood mga kapsat. God bless everyone. I love you.